nung panahon na yan, akala ko lahat ng bagay langga. Sobrang kabang-kaba ako. Tapos, exhale ko pa si Sayrin. Eh, Sayrin, ang galing luminig yun eh. Yung pressure para sa akin yung bata. Mag-practice ka na para alam mo kung paano mo sabihin kay ate na anak mo siya. Ha? Practice? Oo, para handang-handa ka na panag-usap kay bukas. Hindi ko kaya to. Nahalala ko po yan. First time ko umacting yan sa TV. So, 100 Days to Heaven, pinakaunang-unang kong project. So, nangangapa pa ako sa nangyayari. Yung panahon na yan, akala ko lahat ng bagay lang. Tapos, kailangan ko lang, ano, umarte, kailangan ko lang magsalita. Ganun. Kasi, so, nagko-commercial po ako before niyan eh. Sa commercial, parang mas laro lang eh. Kung paano magsalita doon, parang kailangan mo ng endorse sa isang product. Pero, pag sa TV, mas teknikalan pala. Nung panahon po na yun, di pa ako masyado magaling basa kasi 7 pa ko. Ang nangyayari doon, binabasa ng dad ko, tapos uulitin ko. Papakinggan ko lang sinasabi niya, tapos uulitin ko, tapos ilalain ko. Naalala ko rin sa 100 Days to Heaven, first scene ko sa Manila pa, ang haba ng lines ko. Sobrang kabang-kaba ako. Tapos ka-excel ako pa si Sayrin. Si Sayrin, ang galing luminin yun eh. Ang galing niya salita, ang galing niya umacting. So ako baguhan. Ay ko, papatunayan sa inyo na aswa sila. Tara na, bilis! Parang alalay-alalay ako ni Kuya Coco dyan eh, sa Juan de la Cruz. I mean, mas mahaba pala yung buhok ko dyan, no? Habang tumatanda ako, pababa yung buhok ko. Tapos, naalala ko sa show na yan, ang pangalan ko ay Picoy. Yun ata pangalan ko, Picoy. Dahil doon, maingay na klaseng ibon to yung Picoy. Which is, parang nag-relate sa character ko na madaldal na bata. Tapos, ang di ko makakalimutan dyan, ang first acting coach ko is dito, Pen Menina. And uy, napakahusay. Nag-acting coach nga dito, Pen Medina, parang wala ka nang pagdadaanan, straight to the point siya kung ano yung kailangan mong malaman. Sasaksak mo talaga sa'yo. Sasabihin niya sa'yo direkta. So, yun, yung huwag ka magsisingsong. Lahat ng knowledge niya na kaya niya pang ibigay dun sa maliit na bata pa lang na yun, nabigay niya. Ano bang maaari kanyang itapon sa karsada anumang oras kung gugustuhin niya? Hindi niya gagawin yun! Magagawa niya! Hidalgo ako! Hindi kanya tunay na anak! Hindi totoo yan! Gusto mo bang itanong pa natin sa mama mo kung paanong pumatol siya sa ibang lalaki bago niya nakilala itong kinikilala mong tunay na ama? Hindi totoo yan! Naalala ko, young Jay Cuenca ako dyan. Sino ako, kasi kapag young ka, tapos, kunyari Jay Cuenca, yung pagtanda mo, kailangan mo talagang pag-aralin yung character mo, bata ka pa lang. Kasi yung mga adult characters, sila, kunyari si Jay, kailangan yung pagpatuloy kung ano yung sinet ko na ugali ng character. So, pressure para sa akin yung bata. But hindi, ang hirap maging parang kontrabida. Doon ko na-realize yung kanya na isa sa pinakamahirap maging kontrabida kasi daming emotions. And ngayon ko lang na-realize, yung pagtanda ko na rin, na hindi ang kontrabida, hindi lang sila galit na tao. Hindi sila pinanganak na galit na sila agad. May pinanggagalingan kung bakit sila galit sa tao. And mostly nice. Out of love, di ba? Yes, naalala ko nung pumirma ako sa ABS-CBN, kasabay ko siya pumirma ng kontrata and naalala niya ako doon. Naalala niya ako na ako yung nagyang Franco Hidalgo sa kanya. Tapos hanggang dito ulit, si Kuya Jake kasi sobrang bait niya sa mga actors na mga nagsisimula pa lang or kahit medyo matagal na experience, kung kailangan niya talaga magbigay ng advice, bibigyan ka niya talaga ng advice. Sobrang dami ko natutunan kay
Kuya Jake, na parang don't judge your character. Yung lagi niya sinasabi. Don't judge your character. Kasi ang character mo, tingin niya sarili niya, lagi siyang tama. Kapag kontrabida ka, ganun. So, huwag mong isipin na mali siya. Daming advice na binigay sa akin, Kuya Jake. Kaya sobrang grateful ako na nakatrabaho ko siya ulit na ganito, medyo binata na ako. This has been Kapamilya React. Sana nag-enjoy kayo sa konting oras na nagkasama tayo.